kapatid, magandang araw po. Kasama ko mga pare ngayon. At nandito kami sa El Nido. At kasama natin si Reverend Father Rocky de la Pina, ang Paris Priest sa Pangangan, Isla ng Bohol. At ngayon, magbigay siya ng sharing patungkol sa gospel ngayon. Mag-highlight lang na isang talata, Father Iking, no? Yes. So, in today's gospel, Father Iking, Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. So, nagbago yung anyo ni Cristo. Yes. Transfigured. Nagbago kanyang anyo, yung mukha niya, yung buong pagkatao niya. Nag-iiba. That is what we call glorious transfiguration of our body. So not only the body, but also the soul. Mayroon tayong yung ginawa ni Cristo doon sa Mount Tabor, ay mayroon tayong hope na maging ganyan din tayo. And maganda yan kasi bukas ang message is be holy because I am holy. God speaks on us to be holy. That is our call to holiness. Na paano natin makamit yung holiness doon sa transfiguration ni Jesus Christ. Na ano mangyayari sa mundo ay mayroon tayong pag-asa na makamit natin yung glorious resurrection. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, huwag kayong maabala sa mga pangyayari dito sa mundo, kahit anuman mangyayari natin. Kasi mayroon kang pag-asa sa kabilang buhay na makamit natin yung transfiguration. Yung pagkaiba ng ating anyo tulad ni Kristo. Si Kristo ang ating modelo sa buhay. At nalampasan niyo lahat ng mga pangyayari sa mundo. Kaya pinapakita niya kay Peter, kay John at Santiago na lahat ng pinas sa mundo ay wala yon pagdating natin sa kabilang buhay. Yon ang eternal life. Kasama natin si Kristo. Kasama natin ang Mahal na Birhen. Kasama natin lahat ng mga santo na naluluklok sa kanan ng Ama doon sa mga. So maraming salamat sa Reke sa magandang magandang mensahe at magandang reflections na batay sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. So hindi tayo mag-focus sa mga bagay dito sa mundo dahil meron palang prinipira ang ating Panginoon na mas maganda pa. Sabi ni Pedro, Lord, huwag na tayong bumaba. Magtayo na lang tayo ng isang... Pero kailangan pa rin tayong bumaba. Kasi yung pagbaba natin sa mundo, pagbaba natin dito sa mga sa sanlibutan, ay proseso yan para makamit natin yung pagbabagong anyo ng ating buhay. There is always a hope. Amen. Amen. So, nandito ang challenge sa ibaba. Yes, of at, course. Salamat, Father King, at salamat sa ating Panginoon na nagbigay liwanag sa ating buhay araw-araw. So, fight ni Maria, tataksep di with a humble heart.